Oh, ano na naman ang iyong problema? At napasugod ka agang-aga. Ano ba yan? Teacher, may sasabihin ako sa iyo. Wala akong pagsabihan kundi ikaw. Kasi, alam mo ba na ako'y nakatagpunan ng senyura na aking pagtatrabahuhan. Ngayon, sinabi sa akin na bumalik ako sa isang linggo para mag-trial. Proba ang tawag dito sa Italy. So, sayang-saya naman ako at meron akong trabaho. Ito ang nangyari. Yung kaibigan ko, nalaman na ako ay nakakita ng trabaho. Pinuntahan niya itong senyora na ito at sinabi na ako daw ay hindi marunong mag-alaga ng matanda. Nagsabi siya ng kasinungalingan. Sinabi niya na mas marunong siya kaysa sa akin na mag-alaga ng matanda. Kaya ayun, nakumbinsin niya yung matanda at siya ang kinuha na kanyang pag-alaga, na kanyang caregiver. Ano ngayon ang mangyayari sa akin? Wala ngayon akong trabaho. Sinulot ako ng kaibigan ko. Anong gagawin ko, teacher? Gusto kong maghiganti sa kanya. Gusto ko siyang sugurin. Galit na galit ako. Ah, yan bang iyong problema? Tungkol dyan sa panunulot ng iyong kaibigan. Aba, siguraduhin mo muna kung totoo ba yung istorya na yan. Kung talaga ikaw ay sinulot ng iyong kaibigan. Kung hindi naman, aba ay malaking problema kung siya isusugurin mo. Baka ikaw ay nagkakamali at hinusgahan mo na agad siya. Totoo, teacher. Totoo na ako ay sinulot ng aking kaibigan. Sapagkat after 4 days, tinawagan ako ng senyora at ang sabi sa akin, huwag na daw akong mag-trial, huwag na daw akong mag-proba dahil hindi na daw ako tatanggapin kasi may nakita na siyang iba. It's unfair! It's unfair! Aba, kung talagang ikaw ay sigurado na sinulot ka, ay wala ka nang magagawa doon. Kasi mismo ang senyora ang nagsabi na hindi ka na niya tatanggapin dahil may nakita na nga siyang iba at yun nga yung kaibigan mo. So, hayaan mo na lang. Total, makakakita ka naman ng ibang trabaho, ng ibang maaalagaan na matanda. Huwag kang mag-alala. Okay, so huwag mong lulusubin, huwag kang maghihiganti, huwag kang gagawa ng masama sa kanya. Hayaan mo na lang lumipas ang mga araw at nang maging kalmado ang lahat. At hayaan mo, darating din ang time na makakakita ka ng trabaho at yung kaibigan mo na nanulot sa'yo. Ay nako, hindi yan pagpapalain. Ang mga tao na tulad niyan ay hindi pagpapalain. Tandaan mo yan. Bakit ba ganun, teacher? Akala ko pa naman ay totoo siyang kaibigan. Yung pala hindi. Tingnan mo, sinulot ang aking trabaho. talagang ganyan. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Merong magaling manlamang at merong nalalamangan, merong magaling manloko at merong naloloko. So hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Pero dapat nating tandaan na ang panlalamang ay hindi magandang gawain. Para mapabuti ang lagay natin dito sa mundo, iwasan natin ang panlalamang sa ating kapwa. Ayun!